Nandito pa rin tayo ngayon sa Novotel sa Quezon City kung saan naganap yung press conference, kauna-unahang press conference si former Senator Laila De Lima matapos siya makalaya pansamantala mula sa Camp Crame. Dito sa Novotel sa 6th floor, naganap yung press conference ni De Lima kasama si Opposition Senator Risa Ontiveros. Una, naging emotional. Speechless ako sa gagamitin na adjective, emotional si former Senator Laila De Lima at si Senator Risa Ontiveros nung magharap sila dito. Even evident din yun on the way Risa Ontiveros talk to De Lima. And si De Lima, nagbasa siya ng quick statement and she entertained a few questions from the members of the media. We asked former Senator Laila De Lima about her reaction on the Marcos administration statement saying that this case or her latest legal victory is an example of how the judiciary and how the justice system works in the Philippines. Ang sabi ni Senator Laila De Lima ay naniniwala naman talaga siya na nirespeto ng Marcos administration yung judiciary o yung independence ng korte. Sinabi rin, tinanong natin din si Senator Laila De Lima kung sa tingin niya ba ay legal vindication ito at naniniwala siya na kanyang latest legal victory ay isang vindication dahil buong ito ng paglaban niya for almost 7 years. Sabi nga ni former Senator Laila De Lima, she was detained for almost 6 years, for 6 years, 8 months and 21 days or humigit kumulang 2,400 days. Kaya naman legal vindication ito sapagkat yung patuloy niya na paglaban at yung paglaban ng kanyang legal team, ang kanyang legal counsels ay nagpapatunay na napatunayan nila na mahina talaga yung mga kaso laban sa kanya at gawa-gawa lamang ito. Hindi masyadong nag-discuss ng kaso o ng merits ng kaso si former Senator Laila De Lima dahil ongoing pa itong case at nag-iingat siya doon sa tinatawag nating sub-judice role. Pero tinanong siya kanina sa Q&A kung will she go after her persecutors, especially that there's only one case remaining against her? At ang sabi niya ay marami siyang gustong sabihin kay former Senator, kay former President Rodrigo Duterte. Pero ang masasabi niya lang for now ay God bless him and God forgive him. So inyong sweet but strong statement ni former Senator Laila De Lima doon o palaban kay former President Rodrigo Duterte. Let's trace a few years back. Dito sa kaso na ito, nagsimula itong 3 drug charges against De Lima noong 2016 at 2017 nang manalo si Senadora Laila De Lima sa pagkasenador at nagsilbi bilang staunch critic at opposition icon sa ilalim ni former President Rodrigo Duterte. Specifically, De Lima criticized the way Duterte approach human rights, specifically the drug war, the bloody drug war, which killed almost 30,000 people. At ang sabi ni De Lima, o nagkaroon ng inquiry si De Lima dito na nagresulta doon sa public inquiry din sa kanya kung saan pinagbintangan si De Lima na hinayaan niya mag-proliferate lang yung illegal drug trade para di umano ay kumuha siya ng pera doon para pondohan ang kanyang 2016 senatorial campaign. Mula noon, February 24, 2017, ay naaresto si former Senator Laila De Lima. Magmula noon hanggang ngayon, 6 years, 8 months and 21 days ay nakapiit siya. Sa loob ng 6 years, 8 months and 21 days ay nagkaroon siya ng mga legal victories sa loob ng period na iyon. Noong 2021 ay na-junk na o na-dismiss na yung kaso sa kanya na unang-una at itong May lamang ay na-dismiss naman yung pangalawang kaso. Kaya dapat pong ulit-ulitin natin at dapat i-remind natin ang ating mga kababayan na hindi pa po tapos ang laban ni former Senator Laila De Lima at hindi pa natatapos ang kanyang kaso sapagkat dito ay pansamantala lamang siya nakalaya dahil sa bail o dahil sa piyansa. Bagkus ay patuloy pa rin ang kanyang kaso actually dahil hindi pa rin naman nadadrop yung case at inaasahan pa rin na magpapatuloy yung trial. Kanina nakausap natin yung ilang mga miyembro sa kanyang kampo at tinanong natin sila kung masusunod ba yung order ng Supreme Court na matapos itong kaso na ito during the first quarter of the year or year 2024. At ang sabi nila ay nakadepende daw yun. They're actually preparing to file later on a demurrer to evidence, a petition that will question the strength of the evidence against an accused. Basically, kung sakali man na mapapatunayan or mag-grant naman yung susunod na motion nila, let's say matuloy sila mag-file ng demurrer to evidence at mag-grant ito, ay maaari makalaya
entirely si Senator Laila De Lima dahil may effect ng acquittal yung demurrer to evidence, kaya napakahalaga ng mga magiging development dito. Natanong din siya kanina kung ano mga plano niya, mga susunod na akbang niya after her release from detention. Tinanong siya if she will go immediately to her mom in Iriga City in Bicol, at ang sabi niya ay pag-uusapan pa raw yun ng kanilang team. Hindi siya nabigyan masyado ng detalye, of course for security purposes. So ito yung mga susunod na akbang ni former Senator Laila De Lima. Last lang, I just want to emphasize also that this case is a test case para doon sa Marcos Duterte ties, dahil De Lima was persecuted under Duterte and she was released under a Marcos. So dito makikita kung patuloy ba yung mas strong ties sa pagitan ng dalawang pangulo, lalo't higit na hindi pa rin naman mababa yung galit ni former senator, ni former President Rodrigo Duterte dito kay former Senator Laila De Lima, at na-facilitate nga itong release ni De Lima under a Marcos. So iyon yung mga kaganapan dito sa Novotel, at yung mga bagay na binanggit kanina ni former Senator Laila De Lima sa kanyang kauna-unahang press conference. And just a few things before I end my recap. Masaya-masaya si Senator Laila De Lima, at evident yun actually. So on the way she speaks, the way she carries herself inside the room, nabanggit niya actually yung mga pusa niya sa loob ng krami. At yun na yung nagpapalungkot sa kanya, kasi yun na yung mga nakasama niya. But aside from that, masaya-masaya, at kita sa kanya na talaga masaya siya because of her current release. Actually, sa dulo pa ng press conference, ay parang nag-toast pa sila ni former Senator Laila De Lima using water to signify yung kalayaan niya, at sinabi niya pa nga na freedom. So, yun yung mga latest at mga nangyaring development dito sa Novotel.